Mapagpalang araw mga kataba. Meron tayo ditong salmo na isda. Igagata ko naman yan. Siyempre, bago tayo maggata, magpapaksi muna tayo. Naglagay ako ng konting pork na may taba para mas malasa yung ating ginataang paksiw. Tapos meron tayo ditong bawang sibuyas luya. Pinaghalo-halo ko na kasi ilalagay ko na yan dito. Ayan, ganyan. Magpapaksi muna tayo. At maglalagay tayo ng paminta. Titimplahan ko na. Prepare ko na to pero hindi ko nalagay ang ating asin. Asin. Tama na yun. Sobrang dami na. Pambalasa. Ajinomoto. Suka. Konting tubig. Dahil yung gata natin ilalagay ko mamaya. Meron tayong sealing green. Dagdagan nyo ng sealing green kung gusto nyo ng spicy talaga. Kalabasa para sa ating gulay. At isa lang na natin ang ating paksiw. Balikan natin. Sabi ng anak ko, gatas daw. Nag-dissolve ako dito ng ating panggata. Yung powder lang to mga kataba. Ngayon, pwede na lang muna nating ilagay. Mapapansin nyo, hindi ko binabaligtad kasi para hindi madurog ang isda. At maluluto naman ang maayos yan. Dahil maninipis lang naman yung ating pork. Kinakalat natin. Sabay na natin ang ating sealing green. Masarap kasi mga kataba pag medyo spicy ng kaunti. Panggata naman. Saka natin takpan. Dali lang ganyan. Tikman na natin dahil halos naiiga na. Masarap! Walang halong etchos to mga kataba. Maganda talaga yung medyo maanghang-anghang. Pinatay ko na. Sarap talaga. Try nyo yung recipe na to. At masarap. Salin na natin. Nagluto naman tayo ng ginataang salmon. Bago natin igatayan, syempre pinapaksi muna natin. At ganun din naman, naghalo tayo ng konting pork na may taba ng baboy. Mas malasa mga kataba pag meron tayong konting taba ng baboy. At yun naman pinakagulay natin, kalabasa. Pwede kayong maglagay kahit na anong gusto nyong gulay, depende sa ating mga nagluluto. At ganun din naman yung pagiging spicy ng pagkain. Pwede nyong bawasan yung bawas o dagdagan ng ating sili. Yan ang ating ginataang salmon na may kalabasa. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood! At masarap siya, mga kataba. Bye! Ingat, mga kataba!